Okay guys, magigisa tayo ng kalabasa with pritong tulingan. Ayan. So, ito ang ating ingredients. Talong, sitaw, at saka kalabasa. Tapos mayroon tayong talbos ng kalabasa. And then, piprito muna natin yung ating isda. Prito muna natin isda guys para meron tayong pansaho. Ayan, pasensya na kayo sa aking kusina. Prito muna po natin ito, tapos hihimayin natin ito. Ayan, ayun nga. So habang naghihintay tayo ng prito ay igigisa na natin yung mga gulay kasi para hindi siya madurog yung sahog natin. Ibabaw lang natin. Okay? Isa muna natin to. Mabilis lang tayo mag-isa kasi manipis yung mabilis yung ano na to. Wow. Ayan, malalaki lang ang hiwa. Simpleng ano lang ito, ulam, pero masarap siya. Bisa lang natin. Yan. Tuluto na itong ating sarito. Pag medyo luto na itong kamatis, lalagyan natin konting patis. Hindi tayo maglalagay ng pabuong. Patis lang para medyo iba naman. Ayaw ko nang may pabuong ngayon. Lutuin lang po natin mabuti. Ayan, luto na rin itong ating ano. Ahonin na natin yung sinaanin na lang ako eh. Okay. So, luto na itong ating isda. Ayan. Luto na siya. Hingayin lang natin yan. Okay. Lagyan na natin ng konting patis. Itong bin, ano ko patis na gagamitin yung special patis. Mayroong nabibili dito sa lugar namin. Nakalagay special patis puro. So dalawang ganito. Dalawang sandok. Huwag nyo nang lagyan ng asin. Tapos lalagay na natin itong mga gulay. Ayan. Ayan. Takpan lang. Lagyan na rin natin ng pampalasa. Granules to. Meron akong biniling granules. Pampalasa. Ayan. Pinch. 2 pinch lang. Huwag masyadong madami guys. Tapos lagyan natin ang water. Ayan. Water. Tubig. Lakasan na natin ng konti yung apoy para agad maluluto siya. Hop. Huwag masyadong madaming tubig kasi yan. Yung sakto lang sa ano. Siguro mga 2 baso to. Tantiameter lang tayo guys. O yan. Tantiameter. Tapos takpan natin, lutuin natin. Balikan natin pag luto na siya. Ayun. Kumukulo na siya guys. So ang gagawin natin ay ilalagay na natin yung hinimay natin na tulungan. Ito. Ilalagay na natin para lumasa na siya.
Ay, nahimay na to. Tapos, tikman na rin natin para ma-adjust ang lasa. Okay? Hindi ko na nilagyan ng asin ko kasi may patis na, di ba? Lagyan natin ng tikman natin. Lagyan natin ng huwag nyo nang lalagyan ng asin. Kasi may ano na to. May patis na siya. Lagyan lang natin ng konting asukal. Pang neutralize. Konting asukal lang. Yan. Pang neutralize lang ng lasa. Ay, nalaglag. Wow, sariwang sariwa. Pinipas lang namin to sa garden. Ayun, dagdagan natin konting tubig niyan mamaya. Okay, lulutuin na lang natin mga 3 minutes. Na 3 minutes na lang siguro. Tapos ilalagay na natin ang sariwang kalabasa. Yummy, yummy! Ayun, lalagay na natin yung kalabasa. Lalakasan natin ng apoy. Ayan. Pagka ganyan nilalakasan ko po ng apoy para mabilis siyang maluto. Okay? O, di ba? Ganyan lang. Tapos, kailangan malakas ang apoy para agad luto siya. Pakpan nyo lang. Mabilis lang yan, maluto. Sobrang bilis. Kaya kailangan malakas ang apoy. Ayan. Mabilis lang yan. Mga 1, 2, 3 ilang seconds. Minutes. Wala mang 1 minute. Okay na siya. Ayun. Buksan na natin ito, o diba, tapos haluin, o. Luto na kaagad. Tapos pakuluin uli, delikta rin at pakuluin uli, luto na yan. Tadaa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 a
Toin. 1, 2, 3, 4. And then, here we go. Jaran! Okay, luto na po ang ating ginisang kalabasa. Ayan, titikman na natin. Ito na. Ihahain na natin. Hain na natin, guys. Masarap na. Sarap, ayan. Sa susunod na lang. Sarap. Oh, diba? Yummers. Ulam for today, ginisang kalabasa. Oh, sapatis. Sapatis to ah. Ginisang kalabasa, sapatis.
Diba? Sarap naman yan.